Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Dating kadre, ibinulgar lahat ng kabalukastugan nitong virus ng Senado na ito na si Riza Ontivirus at kinumpirma nga na noong siya ay sumuko at maging kaadib ng gobyerno upang labanan ang sakit ng bayan na ang mga makakaliwang grupo ay isa si Virus ng Senado na si Riza Ontivirus ang kanilang pinagkukuhanan ng budget nila. Dito nga natin makikita at totoo nga umano ang mga kabalustugan nitong Ontivirus na ito. Ang mga makabayan black na ito ay tinutulungan nga ang mga grupong kumukontra sa ating gobyerno. Dito nga din natin makikita na kahit anong pagmamalinis at pagtatago nito mga kaalyansa ng makakaliwang grupo na ito sa kanilang mga kabalustugan ay may bubulgar at may bubulgal pa rin ng katotohanan. Hindi porkit wala na si Tatay Digong sa pagiging presidente ay magagawa nyo na ang lahat ng gusto nyo. Mayroon pa rin mga tao sa gobyerno at mamamayang Pilipino ang may malasakit sa ating bansa at hindi hahayaan na kayo ay may maghari dito sa bansang Pilipinas. Ito pa nga ang karumal-dumal na balita, nakabit ngang totoo ni Kuting ng Norte itong si Virus ng Senado na si Riza Ontivirus. Kaya naman pala hindi na binabanatan itong virus na ito ng Senado itong si Kuting dahil mayroon palang nangyayari sa kanilang dalawa. Liza's Mugs, ano kaya ang nararamdaman? Well, para nga sa buong impormasyon ay panuori na ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy lang po ang laban para sa kinabukasan ng ating bansa at para sa katotohanan. Bago po ako magwakas, payagan ninyo akong magtalakay sandali dun sa ginawang kababuyan ni Riza Ontiveros sa mahal na Pastor Kibuloy. Sino po ba? Gilalaban ninyo si Riza Ontiveros? Riza ba? Kilala ko siya. Kilala ko si Riza Ontiveros. At ang isang issue na nais kong erase dito, yung ginagawa niyang pambababoy kay Pastor Kibuloy sa Senado nang walang kalaban-laban. Ang hinarap ay mga nakamaskara na challenge ng mga napanood ko na mga ilang mga kabataan at mga kasapi ng ating relihiyon na pinasisinungalingan at ini-expose kung sino-sino itong mga to. Sino ba si Riza Ontiveros? Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Tama! Bawal! Bawal po, yan ay nasa Biblia, bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. Senator Riza, I hate to do this. Subalit, ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo, binababoy mo ang isang tao? Binababoy mo ang isang religious leader? Aboy! Inuulit-ulit mo, inaakusahan mo, sinintensya mo na sa mga interview, napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Kibuloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. Bakit, sino ka?
Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Mari, check na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawagin Senator Rice. Bakit Risa Honteveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Kibuloy? Bakit kinakailangan babuyin mo, selbahihin mo, alipustain mo? Binabuy mo si Pastor Kibuloy, napanood kita. Bakit kinakailangan mong gawin yan kung nangangarap kang maging vice presidente o presidente? May iba pa bang dahilan? May iba pa bang dahilan? Ngayon, mag-isip kayo. Uulitin ko yung tanong. Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan sa isang religious leader na katulad ni Pastor Kibuloy? Bakit? Eto ha. Magbabanggit ako ng mga pangalan sapagkat kilala ninyo si Risa Honteveros. Yes! Ha? Masyado akong, ewan ko, hindi parehas. Talagang binaboy, ano? At kung magsalita siya, hindi niya lang inaakusahan, hinuhusgahan niya na, kaya ako inire-raise ka inyong issue, bakit? Ano ang iyong, meron ka bang moral ascendancy? Anong moral meron ka? Wala, bawal makiapit sa asawa ng si Risa Honteveros ay kabilang dun sa tinatawag na yung mga nagpapanggap pangal left of center, yung mga nagkakali-kaliwaan. Ito mga sokdem na tinatawag, no? Nung magkaroon po ng split sa Communist Party of the Philippines, ang nagkaroon ng tinatawag na RJ, yung mga rejectionists, ito yung mga nanalig ng gusto kay Jose Maria Sis. Ito yung mga rejectionist, ito yung mga lumaban. Sa kabilang panig naman ay yung mga tinatawag na RA, yung reaffirmist. Ito yung mga nagtaguyod ng linya, yung armed struggle ni Jose Maria Sison. Itong sila, Risa Honteveros, ay humiwalay sila. Ayaw nilang magpa-identify. Subalit, nung maging presidente si Noynoy Aquino, binigyan sila ng poder. At pinamahala sa kanila yung isang malaking programa ng reforma sa lupa. Ang akbayan na pinamumunuan ng grupo nila Risa Honteveros ay tinreten yan na papatayin ni Jose Maria Sison. Nagkagulo sila. At ang karamihan sa kanila ay lumapit sa amin. Ako, isa ako sa nilapitan. Humihingi ng proteksyon. Ngayon, anong ginagawa niya? Nakikipaghimuran siya ng tumbong doon sa tatlong kriminal sa Kongreso.
kung kaya tayo nagkakagulo. Sila ang lumikha nito. Masyado nilang minaliit, binaboy, ginago ang sambayanan. Yes! Yung ginawa ni Risa Hontiveros na pambabastos sa katauhan, yung pambababoy na ginawa niya kay Pastor Kebuloy sa pamamagitan ng mga peking witnesses na mga walang muka, nakatakip ang muka. Hindi lamang si Pastor Kebuloy ang binaboy niya. Ang binaboy nila ay ang sambayanan. Tao! Narito rin ako dahil gusto kong magpaalala sa inyo na pinag-aaway-away tayo ng mga komunista at ang paniwala nila ay nagtatagumpay sila. Si Larissa Hontiveros ay maliwanag na tumataya, sumusugal. Kahit na alam nilang malaki ang panganib na kung ang magtatagumpay ay ang CPP, NPA at NDF. At narito rin ako, gusto ko ipaalala sa ating lahat na ang kalaban ay ang kilusang komunismo. Hindi natin papayagan na lumala pa yan. Yes! Tama! Yan din ang itinuro sa atin ni Pastor Kebuloy. Yes! Diyan namin siya nakilala. Diyan kami nagkalapit-lapit na yan. Sa nagkakaisang pananaw, sa nagkakaisang landasin, naputulin na, patigilin na, ibagsak na, lipulin na ang mga kampon ni Satanas na ang mga komunista dito sa Pilipinas. Bago ako magwakas, ano? Lest we forget. Huwag po natin kalilimutan. Kung si Larissa Hontiveros, yung tatlong demonyo sa Kongreso, ay merong hukbo. At ang kanilang hukbo ay ang New People's Army, ang NPA. Tayo po. Ayon sa konstitusyon, ang dapat nagpo-proteksyon sa mga tao ay ang Armed Forces of the Philippines. At ang Philippine National Police. Ito po ang kasama natin sa pakikibaka at paglubig sa CPP-NPA. At laban kasama ang fire! May naalala kasi ako, bago ako magpaalam, ano. Merong kasing isang issue na nagiging problema ngayon ni President Bongbong Marcos. Siya ay nabudol ng mga tao, ng mga consultant niya dito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga komunista. Kung natatandaan ninyo,
bago natapos ang term ni President Rodrigo Roa Duterte. Napikon na siya, sinabi niya, tama na, wala nang pistok. Wala nang pistok sapagkat yung pistok na yan ay ginagamit lamang ng mga komunista ng NPA upang makabuelo, upang makapagpalakas ulit. Sapagkat sila ay bugbog na. At ako, marami akong mga nakasama nung araw na akala ko talaga hindi kita tatamaan. Nakaboy sila, yung iba'y namatay na, na akala mo'y walang kamatayan. Sapagkat napaka very effective nung NTF-ELCAC, nung problema, yung programa ng gobyerno para lupigin sila. Napaka effective. Subalit, isang araw ay nagulantang na lang tayo. Biglang nagkaroon ng pistok sa Ultric. May mga nagbiyahe doon. Anong ibig sabihin nun? Na-auto nila ang presidente. Na-auto nila. At ang isang nanguna, gusto kong sabihin dito, at gusto kong punahin dito, yung isang secretary, dating chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, na dating isa siya actually sa nagplano ng ELCAC, ng NTF-ELCAC. At biglang gusto nilang i-open, magkaroon na naman ng pistok. Paano magkakaroon ng pistok? Ooh. At pag nagkakaroon ng pistok, lumalakas sila. Yes. Bagsak na, nakadapa na. Kumbaga sa boxing, nasa 10 round na, durug-durug na. Pagkatapos, aawatin mo sa pagsuntok yung kabila, bulagta na. Ganyan ang ginawa nila. Pati si Pastor Quibloy ay pinuna niya yung action na yun. Bagamat ginagalang niya, desisyon ng gobyerno yan. Subalit, ang mga nangyayari ay talagang hindi kapanipaniwala. Parang nagsusunog, parang nagbubuhos ng gasolina itong gobyerno at sinisindihan niya sarili niya. Pistok! Dialogo sa Diablo! 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 Tayo po, ang gusto natin ay isang totoo at genuine na kapayapaan. Hindi kickback, hindi grab and corruption. Hindi biyahe sa Ultric. Tama. Hindi junket. Ang gusto natin, lalo na itong mga kabataan na ito, at yung mga tinatarget na rekrutin pa ng tatlong demonyo dun sa Kongreso, hindi po pistok ang kasagutan dyan. Yes. Gusto natin, ako, sa ganitong edad ko, gusto ko bago ako mawala sa mundo, matanaw ko, malasahan ko yung totoong kapayapaan. Subalit, hindi po mapapalaya ng pistok, hindi magkakaroon ng pistok. Huwag po ninyong kalilimutan, ang kalaban ay ang CPP, NPA, NDF. Sino man, individual, politiko, organisasyon na pumupuri at gustong lumakas pa ang CPP-NPA ay kaaway ng sambayanan. Yes! Tama! Pwede ko po bang isigaw na mabuhay ang Armed Forces of the Philippines? National Police. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Pastor Quibloy. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
kamatayan ni Pastor Nicoloy. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!